Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin kung sino nga ba itong bagong player ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers at Houston Rockets. Hindi nga mga ka-trops, katulad ng nagdaang season ay napakaganda na nga ng simula ngayon ng Golden State Warriors sa pagkakaroon agad nila ng sunod-sunod na panalo sa kanilang laro, especially sa kanilang mga road games. Kaya dahil nga dyan ay maaga na nga sila nakaangat sa standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga ng magandang umpisa ng Golden State Warriors ay nakapagdesisyon pa rin naman nga ang kanilang front office na kumuha pa ng isang bagong player na ipangdadagdag nila sa kanilang lineup. Ayun nga sa ibinulgor na balita ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, umirma na nga daw po sa Golden State Warriors ng multi-year contract ang Brazilian forward na si Gui Santos na huling nakapaglaro last season sa kanilang G-League team na Santa Cruz Warriors, kung saan nag-average nga siya dito ng 10.9 points, 6.0 rebounds and 2.4 assists in 25.1 minutes per game. Nag-compete rin naman nga ito last summer sa nagdaang FIBA Basketball World Cup, kung saan nag-average na siya dito ng 7.4 points, 3.0 rebounds at 1 assist. At sa pagdagdag nga mga ka-trops, ni Gui Santos sa Golden State Warriors ay umabot na nga sa 17 players ang kanilang kasalukuyang lineup ngayong season. Habang dam ako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon ang naging laro ng Los Angeles Lakers at Houston Rockets. Kasabay nga ng pagsisimula ng kanilang game ay inanunsyo na nga ng Lakers na hindi maglalaro dito ang kanilang mga players na sina Anthony Davis, Jalen Hood-Schifino, Jackson Hayes, Jared Vanderbilt, at si Gabe Vincent na pare-parehong may tinatamong injury sa kani-kanilang mga pangangatawan. Kaya dahil nga dyan ay maaga nga silang natambakan ng Rockets, gayong maliban nga sa pag-struggle nila sa kanilang shooting ay napakahina rin naman nga ng kanilang depensa, lalong-lalo na sa ilalim ng basket na pinupunterya talaga nina Jalen Green at Alperen Sengun. Kaya damang-dama nga po ngayon ng Lakers ang pagkawala ni Anthony Davis, bagamat man nga sinubukan ng Lakers na makahabol sa patuloy na pagsalaksak ni LeBron James sa depensa ni Dylan Brooks at pag-init ng shooting ni D'Angelo Russell at Rui Hachimura, ay hirap pa rin naman nga sila na maibaba ang double-digit na kalamangan ng Rockets hanggang sa pagtatapos ng kanilang laban. Kaya sa pagkatalungang muli ng Lakers sa kanilang game kontra sa Rockets ay hindi na rin naman nga naiwasan pa ng kanilang mga players na magkatensyon sa loob ng kanilang locker room, lalo pat lahat rin naman nga sila ay gustong manalo. Marami na rin naman nga sa mga Lakers fans ang galit na sa kanilang kupunan, lalo pat hindi nga nasunod ang kanilang plano sa pagbagsak ulit nila sa standings ng Western Conference. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kitikits muli sa ating susunod na video.